ano, what's up sa inyo mga pangat? Welcome back to our channel, syempre. Ito na naman tayo, patawa-tawa ka pa. Wala na naman tayong audio. At dahil wala na naman tayong audio mga pangat, as usual na naman mga pangat, syempre, voice record na naman tayo mga pangat. At syempre, time check muna tayo mga pangat. Yun, 4:43 na ng hapon. At syempre, today is Sunday. Syempre, pag Sunday, alam na. Simba-simba din, syempre. At kasama natin mga pangat si Warchan TV, si Rose at ating prinsesa. At alam nyo na mga pangat kung saan tayo magsisimba. Kung napanood nyo ito mga pangat, yan. Kung napanood nyo na yan, syempre mga pangat, alam nyo na. Doon nga tayo magsisimba mga pangat. Syempre, habang naglalakad tayo sa gitna ng init ng araw mga pangat, may mga revelation o may mga kwento tayong ilalabas, usapan, kwentuhan habang naglalakad. At maya-maya pa'y bumating ang ating prinsesa. Hi mga pangat! Na-miss nyo ba ako? Biglang nahiya onte eh. Huya onte. At syempre mga pap, masayang masaya pa siya mga pangat. Syempre medyo hindi pa nakakaramdam mga pangat ng init. Yun o, patawa-tapa. Bungis-ngis ba? Yan, maya-maya mga pangat sumimangot na. Nakaramdam na ng init mga pangat. At talaga namang sobrang init kayo mga pangat kahit alas 4 ng hap. Shoutout nga pala kay Sit Lawrence at sa iba pang mga nagtatanong. Na walang nagpapayong. Meron naman. Yun o, kagaya nagpapayong si Rosalie at saka si Warchan TV. Kaya naman nakisilong na ang ating prinsesa. Pero ako mga pangat, sanay na ako mga pangat. Balat kalbaw to eh. Actually mga pangat, kahit magpayong ka mga pangat, yung singaw sa ilalim mga pangat ang hindi mo matatakasan. Dahil mainit din pati ang ilalim yan mga pangat. Yung ilalim yung pinakalupa, sumisingaw yan mga pangat. Sobrang init talaga. Para kang nasa ihawan, alam niyo yun ka. Ganun ang pakiramdam tinawag na yung mga pangat ni Rosalie sa ilalim. At maya-maya pa hindi na maiwasan ng ating prinsesa na mag-share ng kanyang karanasan sa tuwing sasapit ang summer dito sa UAE. Sabi niya nga mga pangat, lagi daw siya nagja-jacket. Kasi nga mga pangat, sa labas ay mainit. At sa loob ng kanyang trabaho ay sobrang lamig naman. At nakompara niya pa mga pangat ang Pilipinas at UAE tuwing summer. Dahil daw sa Pilipinas, hindi niya na dinanas ang grabing init ng tubig tuwing summer, umaabot ng 60 degrees Celsius. At ang sabi nga ni Rosalie, challenging daw kapag ikay maghuhugas ng private part ng katawan mo. Kung bakit tumatawa si Warchan TV na pag-uusapan namin ang bidet. Imagine niyo mga pangat nang lalabas sa gripo o sa bidet mga pangat o sisirit sa bidet is nasa 40 degrees Celsius o 45 degrees Celsius. Tatama yung mga pangat sa butas ng yung ash o ng yung puwet. Anong pakaramdam mga pangat? Talagang, you know, pinapalimala niya talaga. Uurong daw yung dumi mo mga pangat sa sobrang init. At talagang mga pangat, seryoso si prinsesa mga pangat dahil sinasabi niya mga pangat na pag ikaw ay naligo nga ng mainit na tubig, talagang malalagos yung buhok mo at makakalbo ka. Kaya yun ang iniiwasan niya na maligo ng mainit na tubig. Maaari mga pangat, pinapalimala niya ang tubig. Pabago niya ipanligo. At dagdag pa nga ni prinsesa, sa mga gusto daw pumunta rito o nagbabalak pumunta rito, ito ang dapat niyong paghandaan, ang summer season sa Dubai. At pag tayo naghugas ng puwet mga pangat, pati yung ating balls parang naluluto mga pangat kasi nadadamay siya. Kung ikaw ay lalaki, no, alam niyo nang ibig kong sabihin mga pangat, tinatamaan din siya mga pangat, sobrang init talaga. At kung ikaw naman babae, hindi ko na alam kung paano niyo nararamdaman yung init ng tubig, no, dumadampi sa inyong mga katawan. So yung mga pangat, siyempre na pag-uusapan natin mga pangat, wala po tayong mali siya, yung reality na pwede nyong danasin mga pangat na pag kayo first time mga pangat sa Gulf Country, kung kayo galing pa ng Pilipinas, kasi mga pangat sa atin sa Pilipinas, kahit nasabihin mong summertime, yung tubig niyan mga pangat sa gripo ay hindi kailanman umabot ng 40 degrees Celsius. Ayun nga mga pangat, sa haba ng kwentuhan namin mga pangat, naabot na natin mga pangat ang Radisson Hotel. Siyempre mga pangat, kita-kita lang tayo mga pangat sa loob. At mamaya-maya mga pangat, paglabas namin, may pupuntahan kami. Kaya samahan nyo lang kami mga pangat kung sa kami pupunta. Siyempre, kasama namin kayo. Kaya mga pangat, stay tuned lang sa ating video for today mga pangat. At kung ano man ang content natin for today, siyempre mga pangat, mayroong rarampa sa video at na ito. At kung sino man yun mga pangat, siyempre, abang-abang lang. So, let's go, kitang-kita tayo sa loob at mamaya naman kayo babalikan. Oh, nakapasok din mga pangat sa aircon. Ang bubunan natin mga pangat basang-basa na. At nataon pa lang araw pa lang komunyon ngayon mga pangat at syempre tapos na ang service kaya masaya-masaya tayo mga pangat na lumabas ng simbahan at talagang nag-uumapo ang kagalakan. Tapos sa photoshoot muna, di ba? Sa'yo mga pangat ka at tapos na lang magsimba. Tatawid tayo sa kabila. Andun na yung photographer, naghahantay na. Tayo nilang inaantay. Yun eh, siyempre kailangan nyo na yung mga pangat. Are you ready guys? We're ready to be melted ice cream. Huh? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. So nandito tayo mga pals sa alas 8 at siyempre si Warm umuwi na dahil meron siyang importanteng mahalagang gagawin. Ang damang pangato. Odyo mo, sinasabi ko sa'yo. okay na yan. At yun mga pangat, pupunta namin si Joseph, mga pangat. Ano yung Pinoy pa? Hindi ka nanonood ng vlog ko? Hindi ko ba napapanood yun yung vlog? Ilang beses na yan, sinir sa Facebook, sa YouTube. Pero hindi ko alam kung Pinoy or... Wala, ito. Magtatagalog, hindi ba Pilipino yun? Hindi ko naman napanood yung vlog, yung ano lang, yung photography. Nasa Starbucks siya? Oo, sa Starbucks. So mag-alang tayo mga mula dito mga pangat, sabi na ba natin kanina, hanggang Starbucks. Bilis na natin kasi para mayroon pang araw. Ganda ng view mga pangat. Dito na maganda, dito maglakad-lakad. Tapos kasama mo yung... Sino kasama? Wala! Wala naman nag-i-stay. Wala na ba? Yung mga ganyan tanungan, nakaka-ano yan? Nakaka-high pressure. Hindi ko kasi sure kung meron pa ba. Joke ba yun? Tampuhan lang ba yun? Or... Tampuhan. Grabe, basang-basahan na naman ako. Yun o, may mga ganyan. Dito kasi kami dati, oh. Ayun na. How are you, brother? Late kami. Late na, wala na tayo. Wala na sunlight. Isang oras late. Mura price. Mura. So tayo? Maganda. So yung mga pa, magpo-photoshoot muna tayo, ha? Don't worry. Yung bigana. Okay, Priya. Okay? Oh, di ba? Sabi ko sa inyo. Experiment, eh? You? Side. Gustong-gusto ko to, eh. Yo! Hello! Di ba? Photographer din ako, hindi lang. Shotgun yun! Ano naman yung upload yun? Mamaya na ba? Excited! Sana may happy sa'yo yung mga pizza ko na ganyan, no? Ba't ang ganda? Tama lang yung pinagagawa ko. Kunyari iniwan siya ng jowa. Iniwan naman. Mude na, magrarason pa yan. Parehas kami nag-iwanan! Ganyan yung mga babae, tinan mo. Ayaw patalo eh. Ikaw na inabol ka ba? Inabol ng aso. Hindi nyo na sinabi kasi na may ganito para nakapag-ayos. Init. O, di ba? Pakikinig yan. Init eh. Umahura na bilang umahura. Kunyari ayaw, no? Natatawa ako sa sarili. Sige po. 1, 2, 3 eyes ng buhok. Tingin po sa baba. Kita mo yung shotgun na yun? Buhay ka pa? Bruh! Tapos ate lakad ka rin para meron ganun. Pwede mo kong sabi lakad po kayo pa ganun. Lakad. Wala. Galing! Maganda pa pagka hindi mo kilala eh. Wala mo picture sa'yo. Ako may iniwan. Baka madapa. Bo! Nagpapay Starbucks yan. Oo. Oo, napauna.
Pa-edit ng malalayan ah. Mumukha akong ano, artista. Para ano, para nang magsisi sila. Ang dami magkisisi. Oo, lahat ng naiiwan sa akin magsisisi. Gambira eh mga pangat. Ako na yata yung PA dito ngayon ah. Bit-bit ko yung mga damit. Tsaka yung sapatos ng ating prinsesa. Siyempre mga pangat, okay lang yun dahil siyempre pinopotoshoot nila yung siyempre team pangat shirt mga pangat. Pasensya na kayo ha kung medyo natatagalan kasi alam nyo maraming proseso eh. Kaya hindi natin pwedeng basta-basta madiliin. Pag binilis natin ng mga bagay-bagay mga pangat, yung quality. Ang kailangan natin, marketing and quality. Yan yung pinaka-importante sa dalawa. Kapag mayroon tayong marketing pero yung quality naman ng ating produkto is hindi maganda, so wala rin. Kung mayroon naman tayong magandang produkto, wala naman tayong marketing, so wala rin. So kailangan mayroon tayong dalawang bagay na yun na importante para siyempre malaman nyo na mayroon ting paangat shirt na nag-i-exist sa mundo. Sabay ganun yung drama. Yung bit-bit. Time check tayo mga paangat. Yun, 7:28 na mga pangat ng gabi. Siyempre naghahanap ulit tayo ng location para doon naman sa isang t-shirt natin na timpaangat yung ating mukha. Ayan, kanina yung kanilang kamay nakaturo sa taas. Simbolo ng mga pangat yung nakaturo sa taas is always unto God. No lang. Walang ibang mas importante o mas magaling o mas mahusay o mas may kapangyarihan kundi ang amang nasa langit. Yun. Ha? Starbucks ka na. Tapos na? Hindi, okay, habang nagaan tayo. Order na tayo. Kasi marami nyo. Libre mo kami. Ikaw malilibre. Sabay ganun eh. Ang Starbucks, hindi lang kape. May frappuccino, may iced latte. Daming bariya mga pangat oh. Alam nyo kung ano itong mga pangat? Ito. Gasera, di ba? Yan o, dyan. Hindi yan gasera. Ang tawag dyan ay Pet Pro Max. Ito, lumang plancha. Hindi. Yung inuulingan pa, di ba? Nabuto mo ba yan, anak? Oo naman. 90s ako eh. Ito ang gasera mga pangat. Ano? Antique to na yung TV. Dati yung TV namin dati ganito. Yan. Pinipihit-pihit pa, no? Ang tawag dito, Radyo de Puno. Di ba? Ang dami, mga antique mga pangat to. Mga old. 1851, kuya. Ano antique talaga to. 1851, $1. Oo. Dollar ba to? Oo. Ah, oo nga, Amerika. Ah. Mix na to. Ano, kita nyo ba? 1851 mga pangat yung pera ng USA yun. Tagal, hindi pa tayo pinapanganak. Ewan ko, sorry ah, pero sa atin to baka kinuha na yun kasi binibenta yung mga yun eh. Huwag ka mag-sorry, totoo naman yun. Grabe ka naman sa Pinas. Walang security to, walang police dito mga pangat. At siyempre may CCTV, pero dito pakalat-kalat yung mantik dito mga pangat eh. Sa atin kasi nakapadlock na, kinukuha pa eh. Ito naka-untad na dito, matagal na oh. Pwede naman kunin to kayo yun eh. Yun, ibibenta mo yun, 1851. Antik sa Pinas eh, ano yun eh, nasa museum talaga na. Diba? Masandok. Sandok ng mga panahon ng ano, collections tong mga to eh. Pero dito na nakalagay. Gusto mo magpa-photoshoot sa mga antik? Ano, baka magmukha din ako antik eh. Ang kayo na, sabi niya Jo. Gusto ko rin magpa-picture. Sabi mo. Kukuha daw siya ng coins tapos pipicture mo siya ng ganun. Ganda, gusto ko rin yung may pailaw. Aywa. Anong pakiramdam na naging alalay ka? Ramdam na nag-aalalay ka? Anong pakiramdam? Rogen TV in the house! Not vlogger. Julalay. Julalay, julalay, julalay. So mga pangat, nandito na po kami mga pangat sa Union. At syempre mga pangat, napagod, nagutom, sobrang init. Diyan, napwerta na ako na mga pangat, nakita nyo. Nakatimpang at shoot tayo siya, diba? Maghahanap tayo ngayon ng makakainan. Pre, medyo bumaba na yung ating blood pressure, mga pangat. At saka yung triglycerides natin. Hindi na ako makangiti sa pagod. Kayo nagtatrabaho sa gym na hindi nag-exercise kaya ngayon pagod. So, kaya tayo mga pangat sa requested ng bayan. Bayan ba ang magbabayan sa pagod? Hindi, ikaw. Wag na. Wag na. Hindi ko alam kung sa McDo, pizza, KFC, o Burger King. Let's go! So yung mga pangat, nandito lang yung pangat, most requested ng lahat na Jollibee, kung ano yung lasa sa Pilipinas at saka dito. At hindi lang ako ang titikim, hindi, lahat kami, kasama mga pangat siyempre yung ating prinsesa. Taban! Pangat siyempre si Rosalinda. Taban pa ba?
At syempre si Joseph, yung photographer natin, mga pangat na malapit kapat. Syempre mga pangat, hindi na pala Saturday. Every Sunday na pala ang day off niya. Uy, yun ang dumating na mga pangat ang pinakahihintay nyo at hindi ko pinakahihintay ito. Yun ang mga pangat yung sabi ko sa inyo. Itikman natin yung isa-isa. Kasama na yung mga pangat ay spaghetti. Patong pinaglaban nila ang Oslo paper. Rice. Tsaka 6 pieces na chicken joy. So umabot sa mga pangat ng 100 grams. Convert sa Philippine money almost 1.5. At may kasama siya mga pangat soft drinks pala. Nakalimutan ko. Pero hindi tayo mag-soft drinks. Siyempre mga pangat, tubig-tubig lang tayo mga pangat. Habang nagbo-vlog ako mga mat, may nakating na bata doon sa akin. Ayun. Dali paglaki mo ito, ikaw din mag-vlog ka din, ha? At syempre mga pangat, tubig tayo. Tubig is real. Ayoko naman malamig kasi kakain tayo ng cholesterol. Kaya walang yelo. Nak, tubig. Bigyan mo ko. Huwag ka mag-reg. Hindi yan. Tinunga pa mo na yan eh. Doon sa gilid mo. Tama na. Ayan. Pag may sobrang init, kailangan ng tubig na. Mag-pray ka muna, huy. Tingnan mo muna for the blessing for the day. Siyempre, maraming salamat sa pagkain. Sabi niya nga sa akin, sipag ng tatoy. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo. Ikaw kasi wala. Puro paganda, puro kulikuli rito sa mukha. Walang... Hintay ka. Bakit? Anong hihintay natin? Model ng Dubai, hindi Pilipinas. Oh? Isa sa pinakamaganda, magaling na model na Pinay sa Dubai. Oh? Eh, isi muna yung height mo. Yan yung hindi na mapapasurgery eh. Hindi na mapapasurgery yun. Ay, amoy pawis ako eh. Masaya mo, Sef? Pagod ba? Hindi. Masaya. May Jollibee. Siyempre mga pangat, tatunan natin mamaya si Joseph kung ano yung kanyang masasabi sa Jollibee ng Dubai. Pre, libre to eh. Masarap to. Hindi pa nalalasahan. Medyo maalat. Ang pangat dahil medyo iningat natin ang cholesterol. Tatanggalin natin yung balat, ha? Pasensya na kayo, hindi talaga kakagat ng balat. Pukuhin natin yung laman. Yan! Dati pinapanood mo na sa YouTube nung ngayon, dahil nakikita mo na kung paano mag-video. Dati idol ka ngayon ang nanonood pa na sa YouTube mo. Oh. Eh kasi kasama ka na ngayon, nakikita na yung totoo. Kung ano yung nakikita niya sa video, ganun din siya sa personal. Magulo! Nang mukbang, tapos nahingit ako, ina-unsubscribe ko eh. Kasi ano, hindi ako makatikim eh. Kabahan ka na. Huwag ka na mag-mukbang para hindi ka mabawasan ng subscriber. Sayang din yung isang subscriber. Wala ka sa mga soft drinks, ha? Dito lang sa Dubai nagaganito. Sarap. Bakit kaya pag libre masarap? Uy, sisigilin ko kayo mamaya-maya. May aftertaste. Hindi pala masarap. Mga pangat, tikman natin yung spaghetti. Siyempre kailangan din roll natin yan. Ano mas masarap sa Pinas o dito? Kasi hindi talaga ako may kumain ng mga fast food. No? For example, may biryani dito, may biryani sa Pilipinas. Mas masarap ang biryani dito, of course, di ba? Kaysa sa Pilipinas. Ano yung mas masarap? Ang Jollibee dito, ang Jollibee sa Pilipinas. Kayo na makakasagot niyan. Alam niyo na siguro ko rin sagot. Kasi ano, disappointed ako eh. Huh? Bakit? Di ba sa Pinas, pag kumain ka ng Jollibee, yung plato nila, yung plastic. Oh. Pwede mo iuwi yun, di ba? Huh? Nag-uwi ka ba nung hindi. Kung ano, may tatak Jollibee, no? Oo, oh, yung pa-oblong, gano'n. Oh, ito, hindi mo mauwi, oh. Parang birthday party. Pero kung yung plastic to, parang mas masarap dito talaga. Ayun yung pala yung pinagkain mo mga pangat. Alam niyo na sagot. At hanggang dito lang itong vlog ito mga pangat. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Kahit mainit mga pangat, sinamahan nyo kami. At syempre kung nag-enjoy ka, natuto ka, nagka-idea ka, don't forget to like, share, and subscribe mga pangat. Para maging masaya ang lahat. At syempre, think positive lang, good vibes. God bless you all. To God be the glory. Ang Team Pangat shirt, malapit na yan. See you in the next one.
nakaka-relate ba kayo, guys? Sarap talaga sa Pinas. Ay, yung chicken doon, talagang maano mong fresh. Masarap din naman ito, pero iba yung lasa niya. Kasi yung chicken ng Pilipinas, medyo fresh talaga siya. Masarap talaga sa Pinas. Kasi lahat ng ingredients sa Pinas, fresh. Ito kasi angkat lang. Lahat ang angkat. Hello, baby! Thank you!